Okay, try natin mag-vlog dito. BT Audio Disconnected, okay? So, ang topic natin ay yung sa breast milk. Gamot talaga ang breast milk. Kahit ano pang sabihin ninyo, pwede pong maging gamot yan. So, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya, tumutukulang lang po kayo. At tapusin nyo dahil aalamin po ninyo yung mga sakit na pwedeng pagalingin ng gatas ng ina or yung breast milk. So, bago yan dahil halos lahat ng mga nanonood sa YouTube channel ko ay hindi mga subscriber. So, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe para po lumago ang ating reach at makatulong pa sa mga ibang mommies na nangangailangan. At yes, yung nangangailangan ng mga pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby. So, by subscribing to our YouTube channel, lumalago po ang ating engagement at reach. Dapat talaga i-topic natin ay kung paano magpadami ng breast milk kay baby. Pero alam na nyo yun eh. At marami naman dito sa YouTube or sa ibang mga videos yung tips kung paano dumami yung breast milk. Eh, lagi ko naman sinasabi na direct latch is the key. So, magpadedi lang na magpadedi, dadami po yan. Kaya naman naisip ko na yung isishare ko sa inyo ay yung mga sakit na pwedeng pagalingin ng breast milk alone. Or kung hindi naman alone ay makakatulong ang pagpapainom or pagpapasusupo ninyo sa inyong mga chikiting habang sila ay may nararamdaman. So uunahin ko na ang number one na more than 50% ng mga newborn ay pwedeng ma-experience ito, ang neonatal acne. Yan ang itsura ng neonatal acne. Normal variant po yan sa isang newborn. Posible na magkaroon siyang ganyan. Pwedeng dahil sa genes, dahil sa hormones, dahil sa mga pores din. Pero eventually nawawala. Huwag lang samahan ng atopy dahil pangit po kasi yung itsura kapag may neonatal acne and atopy. Mas pangit yung itsura kapag nasamahan siya ng bacterial infection. Pero kung neonatal acne lang katulad niyan, pwede po kayong mag-try na magpahid ng breast milk. Scientifically speaking, or kung evidence-based yan by research, wala pa po talagang nagsasabi na makakatulong ang breast milk sa neonatal acne. But, as a mommy, by experience, sa dalawa kong anak, noong nagkaroon sila ng neonatal acne, talagang pinahid ko lang yung gatas ko and then kinabukasan na wala po sila. Hindi naman sila ganun kalala, pero parang nag-i-start pa lang sila. Ang ginawa ko is, kumuha po ako ng bulak, dinrap ko po yung gatas. So talaga nag-pump ako manually, dinrap ko po yun sa cotton. At 30 minutes bago sila naligo, pinahid ko po yan. Parang dampi lang, hindi pwede yung pahid na i-wipe mo. So dapat dampi lang dun sa part na may rashes. And then maligo na after, kinabukasan, wala na. Parang 2 times di ko siyang ginawa, umaga tsaka gabi, dahil 2 times a day silang naliligo. So yun po yung pwede niyong gawin. And yes, I think marami na nakagawa nito. Yes, breast milk can help neonatal. Pangalawang sakit ay cough and cold. So any upper respiratory tract infection na ang symptoms po niya ay cough and colds, pagpapasuso kay baby ay maaari makatulong para mapabilis ang pagaling. Bakit? Lalo na kung viral infection lang yan. Bakit? Kasi nga, meron pong taglay na antibodies ang gatas ng ina. So, very rich in antibodies, immunomodulators, para malabanan ni baby ang sakit or ang ubot sipon. Breast milk can help babies fight off coughs and colds and can also comfort a sick baby. Kasi, kailangan din po ni baby ang aruga po ninyo, kaya na naka-comfort sila kapag dumidikit po sila sa inyo. So, anong gagawin nila? Magpapadede. Or, anong gagawin nila is, dededi po sila sa breast po ninyo. Skin-to-skin contact while breastfeeding can help calm babies and regulate body temperature. And frequent feeding can help soothe a baby's cough except sa mga hingal. Kasi pag hingal po yung mga bata, talagang binabawalan namin magpa-dede or magpasuso. Kasi baka ma-aspirate or masamid. Pero kung wala namang hingal, pagpatuloy nyo pa rin ang pagpapa-dede. Ang ingay sa labas. So question, no? Pag ba inuubot, sinisipon si mami, bawal na bang magpa-dede? Hindi. Kailangan magpatuloy pa rin magpa-dede
Dahil hindi naman may papasa ang infection, ang infection ni mommy through breast milk. Mas may papasa pa nga niya yung mga antibodies ni mommy na nagagawa dahil meron kayong sakit. Ang gagawin po ninyo, habang nagpapasuso, kailangan magsuot kayo ng another face. Sakit na pwedeng matulungan ng breast milk are yung pain. Kahit anong klaseng pain, kung umiiyak si baby dahil sa sakit, dahil sa fever, dahil sa colic, breast milk or breastfeeding may help to reduce the pain. Pwede pong pain reliever ang pagpapasuso. Yung sepsis. So kung sepsis, infection po yan sa dugo, galing sa mommy, galing sa ihi, galing sa ubo sipon, marami pong dahilan ng sepsis ha. Basta't ang nangyari sa sepsis ay kumalat na po yung infection na pinanggagalingan. Kung saan man, pwedeng sa sugat, sa skin, pwedeng infection sa ihi, usually yun po yung cause or yung pneumonia. So pag lumala, pwedeng sepsis. So ang breastfeeding ay pwedeng makatulong para mas gumaling si baby. Pero ang gamot talaga sa sepsis sa mga babies ay antibiotics. So, pwede maging supportive treatment ang pagpapadede kay baby. Okay, ang next ang sakit na pwedeng pagalingin ng breast milk ay yung mga minor wounds. So, sabi ko minor wounds kasi baka naman expect nyo na yung malalang sugat na kailangan ng antibiotics ay mga pwedeng pagalingin ng breast milk. Hindi, yung mga scratch lang. Abrasions, gas-gas. Diaper rash, ang sabi, pwede raw. Pwede nyo pong i-try, pero sa mommy, hindi ko po natatry yun na magpahid ng breast milk sa diaper rash. So, kung nagawa po ninyo ito, yung mga mild diaper rash lang at pinahid nyo po yung breast milk, let me know in the comment box section. Next po, ang allergies. Allergic rhinitis, atopic dermatitis, tsaka asthma. Pwede daw pagalingin ng breast milk. Actually, yung pagpapadedicate baby, ang sabi ay it reduces the risk or it reduces the chance for the baby to have allergic cough and asthma. Kasi daw yung antibodies o yung mga binibigay ng breast milk yung taglay na sustansya nito, kaya pinapapaba po niya yung chance na magkasakit si baby, lalo na yung mga allergies na yan. Okay? Ang tanong, so yung mga ibumamis na tanongin nila, paano po kami mga hindi kaya magpasuso? Video na ito ay para ma-encourage yung mga mommies na ayaw magpadede, no? Hindi yung hindi kaya. Iba po kasi yung ayaw sa hindi kaya. Kung hindi kaya, may ibang paraan. Pero kung ayaw lang, kailangan talagang ma-encourage po kayo na magpasuso. Dahil marami pong benefits maliban sa, of course, sa nutrition na binibigyan nito, ay marami talagang advantage ang pagpapasuso kay baby. Lesser chance po talaga na magkasakit siya. At kung may sakit na siya, mapapagaling niya po agad ang mga babies. So, yun lang. Kung nakatulong po sa ito, please do subscribe to our channel, Dr. Pechmom. Thank you!